Pagod ka na ba sa kahirapan at kakulangan sa iyong kita? Allow me to share with you the 7 secrets of the rich. Ano po itong 7 secrets ng mga mayayaman regarding money mastery? Kung ano yan, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Our Ipunaryo of the Day. Because of Coach Chinky, marami tayo na-acquire ngayon. Parang walang lupa noon. Ngayon may tatlong lot, tatlong subdivision. Pero wala mang bahay, pero at least yung investment, bagay na yon ay makakatulong sa akin the near future. Share your story with us. Now, here is Chinky Tan. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. I'm super excited about this session. Itong course na ito, actually parang course na to, mini course ha. Pag na-master nyo itong 7 money mastery na ito, ay grabe. This will set you already for life. That's the reason why I want you to take time to remove all distraction. At the same time, get a piece of paper and a ball pen. And I want you to start writing down notes. Number one, money mastery is this. Master the art of earning money. Ito lang mga friendship, hindi sapat po na iisa lang po ang ating kita. Bakit po? Dapat patuloy-tuloy po rin tayo mag-expand, maghanap ng oportunidad na tayo lumago at tayo ay kumita. The reason why, am I teaching you to become greedy? Not at all. I'm just teaching you to be more practical. Practical in the sense kasi kung iisa lang talaga ang source ng ating income, what if nawala yung first income mo, 'di ba? Wala kang fallback. 'Di ba? Yung parang yung spare tire principle. I always teach this sa mga students namin. Ano yung spare tire principle? Ang sasakyan, lahat ng sasakyan may spare tire. Why? Just in case na ma-flat, may kapalit. Buti pa ang sasakyan, may kapalit, no? Just in case na may emergency. Tayo, sa income natin, ang question lang, kung mawala ang pinaka-main source of income natin, financially stressed na talaga tayo. Kaya, maaari to kung sa pamamagitan ng pag-aaral ng, like for example, paano ka madadagdag ng income, bagong skill. Or if not naman, hindi naman negosyo, pag-promote sa trabaho o pagkakaroon ng side income, di ba, o side business. Ang importante po ay pagiging proactive po at patuloy sa paghahanap ng pamamaraan paano pa lumago ang ating kita. That's number one, money mastery. Master the art of making money. Number two, master the art of saving money. Kahit magaling ka kumita, pero pag hindi ka marunong mag-exhale, ubos yan. Dapat marunong tayo maging masino, marunong tayo mag-ipon. Matinding disiplina, pagtitipid, ang nagbibigay sa atin ng daan para lumaki po ang ating investment. Diba? Yung parang in the near future, no? Yung pag may ipon ka na, makakapag-invest ka na. Dapat magkaroon tayo ng tamang budget, diba? Tama po, dapat na paghahawak po natin ng pera. Kaya nga, challenge ko po kayo. I'm challenging you to join our 60,000 Ipon Challenge. No? Sumali na ba kayo sa 60,000 Ipon Challenge natin? Kung hindi pa kayo sumasali sa 60,000 Ipon Challenge natin, mga friendship, I think this is the time already. Number 3, ito yung kailangan may master. Grabe, na talagang, I believe, pwedeng dumoble, trumiple ang iyong income. Okay, baka mag 10x pa. Master the art of networking with the right people. Ano ibig sabihin networking? Hindi to yung mga pinupuntahan mong meeting. Grabe! Power! Hindi ganun yun. Ha? Ang mga relasyon sa ating buhay ay may malaking papel po sa ating tagumpay. Ang pagkakaroon ng tamang connection. Ang magbubukas na maraming oportunidad po sa atin, lalo na pagtungkol sa ating profesyon, sa ating career, sa ating mga gusto sa buhay. Sa totoo lang, kahit na ikaw ang pinakamagaling na tao, pag wala kang tamang connect, di ba? Hindi, like for example, I can still remember, no? Talagang marami akong alam. Marami akong makokontribute. Marami akong magagawa. Pero syempre, meron lang ako hangganan . I can only earn up to this level. Pero may mga iba akong kakilala na ganito na po ang level nila, nandito na sila. So, mas marami na silang alam, mas marami pa silang connect. Pag ako, tinulungan ko itong mga taong ito, ibig sabihin po, aabot po ako sa level na yan. And then they will open doors and opportunities which I cannot open. Kaya nga, it's very important for you to connect with the right people, surround yourself with the right people. Hindi yung social climbing yung pinag-uusapan ko. Ang goal mo dapat, kung may mamit ka ng mga ganung klaseng tao, hindi yung paano o kikita sa kanila. Dapat ang mindset natin, paano ko sila tutulungan at paano ko silang pagsisilbihan. Number 4! Okay, ito na. Ano to? Pito ha? Pitong sikreto to. Are you learning so far? Type learning if you are learning. Number 4 po, master the art of investing. Kahit na malaki na ang income mo, malaki na ang network mo, di ba? Pero pagka hindi ka nag-i-invest, wala.
ang mga asset, ang mga bagay po, kailangan mag-invest talaga tayo sa asset. Ang asset na nagbibigay po sa inyo ng kita. Okay? Liabilities naman po ang pabigat sa ating buhay. Ang mga mayayaman nag-i-invest parati sa asset yan. Yung appreciating asset, ano yung nag-appreciate po? Negosyo, di ba? Property, nag-appreciate yan. Yung mga artworks yan, nag-appreciate yan. Di ba? Mga stocks, pero may mga iba, nalulugi. Di ba? Depende. Kaya ang mahalaga po, kailangan matuto tayo mag-invest bago mag-invest. Pag hindi nyo pa alam paano mag-invest, huwag mag-i-invest. Let's go to number 5! Pero bago tayo mag number 5, babatiin muna natin si Rainy Mansilao, si Joel Sarangani Jr. at Fatima Magday. Thank you very much, Fatima Magday. Oh, grabe naman. O, ito na! Tatlo pa. Ano kailangan natin i-master? Master the art of leveraging. Baka masyak ka. Debt. Ha? Utang? Yes. Ito lang. Not all debt is bad. May mga utang na maaaring gamitin para magkaroon ng mas malaking kinikita sa hinaharap. Tulad ng business loan. Yes. Lalo na kung meron ka ng proof of concept, meron ka ng negosyo na tumatakbo, kailangan mo lang ng puunan. Pwede kang mangutang at 3.5% or 5% per month. Benta mo ng 30%, kumita ka. Di ba? Meron kang 25% kasi 30 minus 5, may 25 ka pa. O, di magandang utang yan. Or if not naman, i-leverage mo, di ba? Yung pera mo, ang gagawin mo, may nakita kang potential na property at meron ka namang monthly income na kaya mo bayaran ng monthly amortization, hindi mo kailangan bayaran ng buo. 20% lang, down payment. Pagkatapos 80%, ipag-ibig mo. Or if not naman, utangin mo sa banko. And let the money work for you. Paano naman mag-work ang pera? Simple lang. Like for example, binili mo siya ng 1 million, yung property na yan. Pero oras na binili mo siya, di ba? Naging 1.5 na siya the following year, 1.5. Pero itong good news, nagbayad ka ba ng 1 million? Hindi. Ang binayad mo lang 200,000. Oo, di ba? 200,000, yung property na 1 million na binili mo, naging 1.5. Kumita ka na ng 500,000 minus na 200,000, kumita ka na agad ng 300,000. O, di ba? Yan ang tinatawag natin, debt leveraging. Okay, pero huwag kang mangungutang para pambayad ng utang. Okay? Clear ba? Next naman. Ang kailangan natin i-leverage also aside from money is what we call as time. Oo, everybody say time. Time. Time leveraging. Ang paggamit naman po ng ating oras bilang iyong advantage po. Kasi po, ang pera pag nawala, pwede pang bawiin. Pero, ang oras pag nawala, hindi mo na kayang bawiin. So, it's very important for you to learn how to invest young, invest early. Kasi lalo na in the law of compounding interest, earning upon interest, upon interest. Nako, mas mahaba ang oras na pag-i-invest mo, mas mahaba ang ganansya sa'yo. Sample lang. O, sige, balik na naman tayo sa property. Imagine mo, alam mo ba, ang property po, I think, Das Marinas McCary, during the 1960s, nasa, I think, 1,000 pesos per square meter. Or 1,000. Oo, ganun. I think more or less. If I'm right, 1,000, 1960. Di ba? Siguro may 1,000 ka na ngayon. Kung imagine mo, yung 1,000 pesos mo ngayon, doon sa panahon na yun, di ba? Noong 1960s, kung meron kang 100,000, di may 1,000 square meter ka na. Di ba? So, alam nyo ba magkano na po ang property po ngayon? Sa Dasma, pumapalo na po ng 400,000 to 500,000. Yung 1,000 mo naging 400,000. Yung 100,000 mo ngayon naging 40 or 50 million na. Ay, grabe. O 400 million na. Grabe. Yun nga ang point. Because binili mo na matagal na. You have time. Compare right now, bibili mo siya 400,000 per square meter na. Diba? Siguro pag in the near future, magiging 800, 900. Pero hindi na nag-20x, hindi na wag 100x. Nangigets niya. And last but not the least, ay grabe. Last, para ikaw ay talagang yumaman. O sana nandito ka pa. Kung nandito ka pa, type nandito para malaman ko. Ito pang isang skill, isang sikreto ng mga mayaman na hindi niya na tinuturo sa karamihan. Master the art of teachability. In other words, ano ibig po sabihin yan? Dapat matuto po tayo ng mga bagong bagay, bagong concept, bagong pag-aaral. Para mag-adapt tayo sa pagbabago. Because the only thing that is permanent in this world is what? Change. Kung ayaw mo mag-change, kung ayaw mo mag-adapt, mapag-iiwanan ka ang mundo. Lalo na pagdating po sa pera. Ang bilis. Kaya't mahalaga na manatili tayong bukas ang ating mga bagong kaalaman at strategies. Lalo na sa online. Grabe, mga friendship. Oo, yung mga kaipunari po natin na talagang loyal followers ko po. Learn something about online. Online marketing, social media.
online selling. O sumali kayo sa TikTok, mag-affiliate kayo. Ay, grabe naman. Kaya ang mga friendship, itong sa 7 na sinabi ko po sa inyo, itong 7 secrets, saan ka nagkukulang? Kulang ka ba sa Master of Art of Earning Money? Art of Saving, number 2. Number 3, Networking. Number 4, Investing. Number 5, Leveraging Debt. Number 6, Leveraging Time. And number 7, Teachability. Saan ka ba nagkukulang? Tatandaan nyo, ang tagumpay sa pera ay hindi lamang tungkol kung sa ano ang alam mo ngayon. Ang mahalaga kung gaano kakabilis na matuto at mag-adapt sa bagong sitwasyon. Ang mga mayaman laging naghahanap ng bagong kaalaman, bagong oportunidad, na matuto. Ikaw ba ay tulad namin na handa pang matuto? Kung gusto nyo pang matuto, anong gagawin nyo? Nako, ito na lang gagawin nyo. Sumali na kayo sa aming grupo. Oh, yes. Yung Iponario Movement, lahat na mga gustong matuto po regarding pag-iipon, pagbabudget, pagninegosyo, nandun po kami lahat. So, if you want to join us, this is a free site, Facebook group po ta, namin doon ka, pwede magtanong, pwede ka mag-share ng iyong story ng Iponario Movement. So, check out the Iponario Movement. Maraming salamat po. Sana naman naliwanagan po kayo sa episode na ito at na nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, pakitype lang kung ano po ang nagustuhan nyo. At kung may katanong kayo, do not hesitate, no? To type a message in the comment section and I will do my best to read at the same time to answer your question. Maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.